Hi friends, so kakagising ko lang and I am craving for pasta. That's why I have decided this vlog is gonna be a cooking vlog again. And yeah, I am Adriel. Welcome back to my channel. If you haven't subscribed to my channel yet, please do so by clicking the subscribe button and tara magluto tayo. And now for our ingredients, we have garlic, ham diced, and then we have shrimp, and then we have cheese pimiento over here, but you can use any cheese that you want. Meron din tayong lemon, and then butter, and then lemon zest, and then some ground oregano, and lastly we have fresh milk. You can also use bacon and other ingredients if you want. Yes, magpainit ka ng mantika. Yes, ayan, lagay mo sa pan and then lagay mo na yung ham hanggang medyo masunog siya ng konti. Tapos tanggalin mo after that, pag feeling mo pwede na. And then maggisa ka na ng bawang. Ayan, i-brown mo din. Make sure na i-brown mo kasi mas masarap yung bawang pag medyo brown. And then after that, pwede mo nang ilagay yung iyong gatas. Go, go, go. Lagay mo lang yan. And then, pagkatapos nun, pwede mo nang ilagay yung cheese pimiento. And then, after that, pwede mong ilagay na yung butter. Ayan, i-melt mo. Make sure, ayan, piga-piga lang. Go, go, go. Yan, ang purpose ng lemon, parang i-balance yung creaminess nung sauce. And then, pwede ka na maglagay ng oregano. Yung oregano guys, pwede mong ilagay yung fresh. Mas maganda kung yung fresh. And then after that, ilagay mo na ulit ang iyong ham. And then, ilagay mo na rin yung iyong hipon. Masarap talaga yung hipon. Pero lima lang yung nilagay ko guys. Kung gusto nyo namang marami, pwede din naman. It's all up to you. Pwede nyo tong dagdagan pa ng pampaanghang like cayenne pepper. And then, toss in your macaroni. Ayan, pakalagay mo na. Halo-halo lang. Go, go, go. Pakahalo mo na. Yes. And then, ayan. Halo-halo lang. And then, ilagay na sa plate. Ayan, pakagad-gad mo na yung iyong cheese. Yan, make sure na makocover yung buong plate dahil masarap pag maraming cheese. Paka-cheese mo na. Yes. Tapos noon, lagyan mo ng basil. Dried basil lang meron ako. Kaya ayan yung nilagay ko. Pero kung meron kayong fresh, why not? And then, serve and enjoy. Sharap! Hey guys, so I'm back dito sa kwarto ko. Katatapos ko lang magluto ng lemon pasta. And tikman na natin. Actually, tinikman ko na kanina. Sa pagluluto naman, you have to trust your taste buds lang naman. So, on the process na pagluluto mo, tinitikman mo dapat yung niluluto mo and huwag kang ma-excite sa paglalagay ng mga ingredients. For example, kung magdadagdagan ng salt, huwag mo agad baka dami kasi baka mamaya sobra na yung alat. At least, kung konti pa lang yung nailagay mo, mas madaling habulin. Okay? So, let's try this one. Isa pa. Ang sarap. Nandito lang kayo guys. Marami pang nandun sa kusina. Ang sarap. Mukha siyang carbonara, di ba? Pero hindi. Creamy siya at the same time. Creamy siya at the same time. Medyo maasim. Nandun yung hint ng lemon. Kasi, siyempre nilagyan natin ng lemon. Parang binabalance niya yung pagka-creamy na galing dun sa gatas at saka sa cheese. Tapos, yung lemon yung taga-balance ng creaminess na yun. Kaya, ang sarap guys. Promise, I'm not kidding. You have to try this. Super dali niya lang gawin. If you don't have shrimp or bacon, you can use, or ham, you can use bacon instead. Or kung ano man yung gusto nyo ilagay, siguro pwede rin yung beef strips dito or chicken.
whatever. Kasi parang feeling ko okay lang naman siyang lagyan ng kung ano-ano. Kung meron akong beef strips, baka beef strips yung nilagay ko dito eh. Pero, promise, I swear. Not kidding, hindi dahil ako yung nagluto nito. Masarap siya talaga. So, yeah. I will end this video right here now because I'm gonna finish this. So if you like videos like this, please let me know in the comment section down below. Don't forget to give this video a thumbs up and I'll see you on the next one. Kung kailan, hindi ko alam. Bye!